Galing Rank Up. Start your way to the stardom. Rank Up. Panibagong araw, panibagong vlog! Yes guys, part 4 na ng What is Challenge! Pero syempre guys, bago magsimula ang vlog, gusto muna namin i-shoutout ang mga loyal supporters and followers namin. Ayan! Shoutout kay Jennifer Herrera, 8972, best partner Milmi lang, hindi nagpapatalo ang pangmalakas ng Milmi. Milmi lang sa kalam, I love you, Rancab! At ito naman ang sabi ni Aliyah Lorraine Encarnacio, 3734. Grabe ang kilig ko sa Milmi. Meron talaga sila sariling mundo tuwing nagpa-vlog. At sa kanila talaga ako nakafocus sa buong vlog. Love you, Milmi and Rancab fam. Sana po mapansin. Yeah! Yes, guys. Thank you so much din po sa patuloy na pagsuporta at panonood ng vlogs namin sa Rancab. Kaya shoutout sa iyo, ang sabi ni at Luz Bimin Dinable, 2470, ang sabi niya, ang paborito kong love team is Jelsey. You are the best. Kinikilig na ako sa inyo. Sana all nakakilig. At syempre, ipagpatuloy niya na ang pagko-comment at pagbibigay ng feedback. Kaya ito naman ang sabi ni Harshini Rama, best partner Jelsey and favorite love team as always. I love Run Count. Yeah! Siyempre, huwag niyo na-skip ang ads para happy-happy lang. Kaya shoutout kay Bea Faith 15. Ang sabi niya, for the win talaga ang Hana. Sana na kayo na lang forever. I love you, Rancab. Yeah! Huwag niyo kalimutan niya ang mga vlogs namin sa YouTube channel ng Rancab. Kaya shoutout kay Christine Jimenez-FB3LF. Sabi niya, ang ganda talaga ng Rancab management, pati na rin ang di papakabog na bigating Hana. I love you both. At shoutout na din po kay Leslie Jenny Tembresa. Wala na, panalo na ang cute Erndra. Erndra for the win, I love you too! Yeah! At syempre, shoutout din sa iyo, Agoyaoy 3880. Grabe talaga ang Milmi, Hana, Jelsey, Erndra at Razumi. I love you, Rancab! Yeah! Sa'yo, Marivic Pelagio. Sabi niya, nakakahilig talaga ang Jelsey, Hana, Erndra, at Milmi at Lazumi. Love you, Rancab! Yeah! At syempre, shoutout din po pala kay Jelly at Tienza. The best talagang hashtag Hana at sana nandyan na si Kuya Clark. I love you, Rancab! Nandito na ako, kaya... Yun, So yun guys, ano ba bang inaantay natin? Simulan na natin tong What If Challenge Part 4! Ayan! So ang una natin sasalang guys, ang di papakabog na Jelsey! Si Angel at si Cassie! Ayan! Oh my God! Sabi muna kami. Sabi ah. Klazumi muna. Hindi ko kaya. Ano? Kazumi kayo muna. Sige, Kazumi muna. So, ang uunahin muna nating isalang ay ang newbie, Kazumi. Yan, si Clark and si
Kazumi. Ayan, sila muna ang unahan natin sa ngayon, guys. Let's go! Sana all nakakilig. Hindi ako marunong sa gawaing bahay. Eh kung hindi ka marunong gumawa ng mga gawaing bahay, ako muna gagawa ng mga gawaing bahay. Tapos habang ginagawa ko yun, tuturuan kita kung paano gumawa ng mga gawaing bahay para sa future, sabay na tayo maggagawa ng mga gawaing bahay! What if nalaman mong mamasboy ako? Ayan. Okay lang na mamasboy ka. Eh mamas girl din naman ako eh. Na maldita pala ako. Maldita! Kung na-found ako na maldita ka, well, no one's perfect naman eh. Eh kung maldita ka, tatanggapin ko yan. Punong tayo eh. What if sobrang talino ko at halos lahat ng bagay may explanation ako? Major turn-on ba yun sa'yo? Sa pagiging matalino mo pala, biggest turn-on na yun sa akin eh. Hmm? What more pa kaya kung i-explain mo lahat ng bagay? Eh di ikaw magsisilbing palaman sa utak ko! Okay, what if ipakilala kita sa parents ko? Eh di matutuwa ako. Hello, tita! Tip, straightforward ako in giving opinions. Okay lang naman na maging straightforward ka of giving opinion to others. Pero meron kasi yung dalawang impact eh. Kung ma-appreciate nila yung pagiging straightforward mo sa pagbibigay ng opinion o ma-offend sila sa sinabi mo. What if maganda lang ako at hindi matalino? Eh kung maganda ka tapos di ka matalino, pwes! Ako magiging teacher mo, tuturuan kita araw-araw, everyday, all day! What if hindi pa ito yung right time for us? Ika nga nila, everything takes time. If you do the right thing at the right time, will bring the right result. Pero at least, alam natin ngayon na ito yung tamang oras para sabay-sabay gawin yung mga pangarap natin. Tapos ang what if ng newbie Klazumi. Yan, grabe naman yun, guys. So, eto na, guys. Ang susunod natin na isasalang ay ang cutie Erndra. Si Ernest at si Sandra. Yan. Oh, Ernest, sisimulan ko na. What if marami akong naging boyfriends? Wala naman akong pakialam sa mga naging boyfriend mo eh. Ang mahalaga kung ano meron ngayon. Tapos, ipapromise ko din sa'yo, ako yung magiging last mo. What if dumating yung time na chubby na ako, magugustuhan mo pa ba ako? Hindi pa ba? Siyempre naman, yung ngayon nga na chubby ka, gustong gusto nga kita eh. Oh, ito naman Ernest. What if mahihain ako sa lahat ng bagay? At siyempre, ano pa bang ginagawa ko dito? Siyempre para tulungan ka, para ma-boost yung confidence mo at mawala yung hiya mo. If makalat ako sa bahay. So ako kasi malinis kasi ako. So tuturuan kita para magtulungan tayong dalawa maglinis. What if taklesa at prangka akong tao? Okay lang naman na maging taklesa at prangka ka. Basta tama at ilulugar mo na. Yeah! What if sunduin kita sa school mo? May magagalit ba? Siyempre nga lang. Siyempre wala. Kasi hindi naman ako nag-aaral. Pero ngayong year, ipupursue ko talaga na mag-aaral ako. Yan! Magandang decision. What if
lahat ng kinakausap mong babae ay pinagseselosan ko. O sige, pagsilosan mo yung bunso kong kapatid, yung ate ko, yung tita ko, at higit sa lahat yung mama ko. What if mahilig ako mag-PDA or public display of affection? For me, hindi ako approved sa ganyan kasi kailangan ko din alagaan yung image ko as a babae. Siyempre, kailangan marespeto pa din ako. Yun! Pareho tayo eh. Hindi din ako ang ito. O ano, Angel? Okay ka na ba? Pwede na tayo ulit magsimula. Okay, so eto na guys. Eto na, ang susunod natin, ang di papakabog na Jealousy! Si Angel at si Cassie. Ayan. Eto Cassie, ang unang tanong ko sa'yo, what if morena ako at hindi mestiza? Ay, okay lang, maganda pa rin naman eh. Kulay lang naman magbabago sa'yo eh. Nakita mo kasama ang friends mo na nakasuot ng pambahay, short at sandong butas-butas. Ikakaya mo ba ako? Alam mo kasi, Cassie, kahit ano pang suot mo, tatanggapin pa rin kita. Oh. What if hindi ako magaling kumanta gaya ng hinahanap mo sa isang babae? Ayun! Alam mo, Jel, di naman basehan sa isang babae kung marunong kumanta o hindi. Lama. Ang mahalaga, ikaw yung nandyan para sa akin. May problema ba? Wala naman, mister. What if once a day lang ako mag-toothbrush? Ang gagawin mo? Okay lang kasi di ka mag-toothbrush. Pero alam ko naman masipag ka mag-hygiene. Yeah! What if maingay ako kumain kapag kaharap ka? Ipiliin ko kasi na tanggapin ka at intindihin ka. Yun! Na what if ko. Ah, what if nalaman mo na takot ako mapag-isa, sasamahan mo ba ako? Ay, syempre kahit asan ka man, sasamahan kita. Yeah. What if nalaman mong may girlfriend ako? So yun yung ka-video call mo kanina. Huh? Anong video call? Wala naman ako video call kanina eh. Pagdating ko nga, nakita kita eh. Hindi na lang kita binate, pero nakita ko may kausap kang babae. Kumain ka na ba? Iba nakain. Papalipas gutom ko na naman eh. Pag nalipasan ka, kasad na naman eh. Sip mura mo. Kumain ka na. Nanda. Hey girls. Ano kaya? Hello. Hi. Top. Ba't ka man? Bakit? Why? Si Cassie kasi nakita ko kanina. May ka-video call siya. Na? Na. Like girl. Girl yung ka-video call niya. Malay mo, kaibigan lang. Malay mo, kapatid, di ba? Di ba, may kapatid siya? Babae. Hindi. Kasi nakita ko kanina sobrang sweetil. Nagpanusit ba? Hindi niya lang ako napansin kanina pagdating ko. Panusit ba? Ano, may narinig ka ba? Nagkakamusta sa lahat. Kumain ka na ba? Ganyan. Ay, nag-a-update? Oo, nag-a-update. Parang gano'n. Hindi, wag mo na lang masyado i-overthink. Malay mo, wala lang, di ba? Nakaka-bad mood. Parang nag-bother ka? Oo, nag-bother ako. Okay lang yan. Okay lang yan. Okay lang yan. Minsan lang, kaibigan. Okay lang yan. Relatives, gano'n, di ba? Huwag mo na stress sa sarili mo. Oo. Smile ka. Kaya pala ganyan ka kanina pa. Oo, may kausap akong babae. Naalala mo ba yung ginawa niyo sa ni Yana? Tinetest ka lang talaga namin ni Yana. Si Yana talaga yung kausap ko noon. Di ba, Yana? Siya yung kanina ko kong kako, tsaka tachan. Oo, bakit? Oo, tama ka. May ka-video lang babae. Eh, di kumamin ka rin. Oo, inamin ko nga. At ito yun, no? Ayan! So yun guys, naalala nyo ba, nung mga nakaraang vlog is pinagkaisa na ni Yana at ni Angel. Kaya ngayon, it's payback time.
Ngayon guys, is gagawin natin ay may ibang babae na tumatawag sa atin pero filter lang yun guys. Oh. Papalabas ko kay Angel na may tumatawag sa akin babae. Sinantay ko na lang si Angel para magawa ko itong revenge sa kanya. Uy, dyan lang si Angel. Dyan lang. Kumain ka na ba? Diba nakain? At ito yung ginawa kong revenge sa ginawa nyo. Tingin daw. Eh, naman pala yung kausap ko yun. Kaya nga, wala yan, oh. Eh, abab mo? Filter lang yan. Ah, filter. Ang problema kasi, narinig siguro usapan, akala niya talaga. Kunyari nga kinakausap ko eh. Ah, talagang binawi mo. Oo, oh, binawi. Ay, sige. Ano sabi mo din? Teka lang. Jen, nagbibiro lang naman ako eh. Eh, yung nibiro ko ng ganun. Nag-revenge lang naman ako. Nakita mo naman na filter lang yun, di ba? Iya nga. Tinan mo naman yung nangyari. Sobrang low ng energy ko kanina. Kaya nga kinakausap kita kanina eh. Ayaw mo ako kausapin. Ba't ka ba kasi nagaganon? Yung sa inyo nga ni Ana eh. Nagalit ba ako nun? Di ba? Sige, sa susunod huwag mo na ulitin ah. Sige, tara na. Sorry nga ha. Grabe naman yung jealousy natin dun guys kasi si Cassie ay meron pala siyang pa-revenge prank kay Angel. Kaya naman pala guys si Angel ay wala sa mood at hindi makapag-participate ng maayos kasi may pinagplanuhan pala si Cassie dun. Pero okay na sila, di ba? Okay na kayo, jealousy ya. Okay. So ngayon guys, ito naman. Ang susunod natin ay sasalang ay ang bigating Hana! Si Harold at si Yana! Let's get it! What if pumunta tayo sa Disneyland? Saan mo ako isasakay? Alam mo, kahit anong rides pa yan eh. Basta ang mahalaga, magkasama tayo at masaya. Yeah! What if pwede ka pumunta kahit saan sa mundo? Saan mo ako dadalhin? Uy! Sa Paris! Paris! Alam mo kung bakit? Bakit Paris? Kasi si City of Love doon. What if, isa akong pagkain. Anong pagkain ako para sa'yo? Isa kang adobo. Oh, bakit? Adobo? Bakit? Lagi ka kasi may toyo. Wait. Yung adobo kasi, pambansang ulam yan. Kaya paborito ng mga tao. What if na friendzone ka? Sasabihin mo ba sa akin? Agay. Paano ko sasabihin sa'yo na friendzone mo ba ako? What if nawala ang diary ko at napulot mo? Bubuksan mo ba ito at babasahin o hindi? Siyempre bubuksan ko. Para malaman ko kung nakasulat ba ako sa diary mo. If niyaya kita sa prom, will you be my date? Uy! Siyempre naman! Ay, siyempre doon! What if isasayaw mo ako today? Sa anong tugtog ito? Uy! Total, madaming nag-request yung Dancing in the Moonlight. What if mahulog ako sa puno, will you catch me? Uy! Siyempre ayaw kitang nasasaktan, kaya sasaluhin kita. Okay guys, dahil dyan, ito na ang huli nating isasalang, ang pangmalakasang Mel! Let's go! Si Miles at si Mitch! Yeah. Let's go! What if you're not a dancer? Probably you are. Siguro hindi ako dancer. Probably ML player ako ngayon. Ay, alam mo bakit? Alam mo bakit? Wait lang, may kasunod eh.
Ikaw kasi, para ka lang tore sa ML. Ako? Bakit? Gagawin ko ang lahat, protektahan ka lang. What if I put too much time sa craft ko at less time sa'yo? Alam mo, Miles, kahit naman saan ka magpunta or anong gawin mo, andito lang ako lagi para sumuporta sa'yo. Yeah. What if meron kang stalker? Para sa akin, okay lang. As long as na wala siyang ginagawang masama sa akin. Pero may isang stalker lang ako napapayagan. Isa lang, as in isa lang. Sino? Diyos ko, wala nang iba kundi ikaw, Mitch. Yeah! What if inimbitahan ka sa isang interview at tinanong ka, describe Miles sa inyo? Tatlo lang yung masasabi ko dyan eh, kapag in-interview ako. Tatlo? Bakit? Si Miles, caring, gentleman, at higit sa lahat, mapagmahal! What if you are a composer? Ano ang magiging title ng song mo para sa akin? Para sa akin, ano, When I Met You. Bakit? Kasi hindi ko talaga makakalimutan yung araw na nagkita tayo sa SM Dasma. First meet. Tapos nag-TikTok pa tayo nun, di ba? Oo, may TikTok tayo nun. Okay. What if DP mo ko for a day? Challenge. Sige, sasabihin ko na rin yung last what if ko. What if then DP mo ko for one day? Itong picture na yan, yun yung sinend ko sa iyo nung on the way na ako sa JS, ha? Oh! Bakit? Bakit? Yung iyo, yan yung sinend ko after ako makeup pa na. Guys, dito na po nagtatapos ang part 4 ng What If Challenge! Kaya naman hindi namin kakalimutan muna magpasalamat sa aming mga sponsors. Unang-una na po dyan ang UPHSD Molino Campus. Yes! Siyempre sa nag-aalaga ng aming hair, Orme Salon. Yes! Papasalamat rin kami sa nag-aalaga ng aming face and skin, ang The RM Face and Skin Clinic. Na located sa Imus at Makati. Thank you so much din po, Angel's Aesthetic and Wellness Center. Na located at Tansa Cavite. Yeah! And thank you so much din po sa Anis Closet, guys. You can visit their IG and TikTok account. At syempre, nagpapasalamat kami sa pangmalakas ang internet namin na ang... And thank you nga rin po pala sa walang sawang pagmamahal at support! At syempre, huwag nyo kami kalimutan subaybayan sa mga ipopost namin sa social medias ng Runtown! Maraming salamat din po pala sa Gracia Worldwide para sa malupitan na ating mga damit. Pre, bago matapos sa vlog, huwag natin kakalimutan sabihin na... Bawalan saan! Bawalan nega! Dapat good vibes! Tuloy-tuloy ang good vibes, guys. Huwag nyo kakalimutan i-click ang subscribe button at hit nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga vlogs ng Runcam. Hanggang sa muli, guys! Bye!